O yung mga nagtatanong po kung ano yung tawag dito, what we can expect in the first 100 days ng administrasyon, mga kababayan, ni President Bongbong Marcos, ito na po yung instruction niya sa kanyang budget secretary, the incoming budget secretary na si Amina Pangandaman. Binigyan daw siya ng instruction ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos na siguruhin that his priority initiatives and projects are included in the 2023 national budget, a national expenditure program. So, yung mga dilawang political analyst and so-called economist, makinig kayong maigi kasi kayo yung siging duda. Lagi lang kayong duda. At yung mga sinasabi ninyo noon na walang klarado na programa si President BBM, baka absent kayo noong panahon na na sinasabi ni President Bongbong Marcos yung kanyang mga plano. Absent-minded. Anyway, in a statement released on Thursday, sinabi mga kababayan ni Pangandaman na I aspire to draft and implement a budget that will promote a broad-based and inclusive economic recovery in growth. Kung saan, mga kababayan, yun ang priority programs ng Marcos administration. It is in line with that, yung priority programs. Marcos focus area, sabi po niya, are on agriculture and food security. So napakaganda, mga kababayan, inunan niya, uunahin pala, kasi future siya. Uunahin niya yung masiguro na may makakain ang bawat Filipino. O di ba maganda yon? Food security, agriculture and food security, climate change adaptation. Kasi koroniktado yun eh. Di ba? Yung ating climate affects the agriculture production. Pag dumama yung mga bagyo, etc., ayun, it disrupts the agricultural production, mga kababayan. Economic recovery, kasi nadali tayo ng pandemonyo, and makita ninyo naman kung ano nangyari sa mga negosyo natin sa buong bansa. Improve healthcare in education, enhance infrastructure projects. Ipagpapatuloy pa rin yung dati ng mga projects na nasimulan ng ating outgoing president, pero mas na papagandahin pa, enhance nga eh. Enhance infrastructure projects including digital infrastructure, the use of renewable energy sources, strengthen tourism and job creation. Yung kwan po, yun ang matinding tinamaan po ng pandemonyo, yung tourism natin. You see, ang daming mga tourism, tourist-oriented establishment yung dumapa because of the restrictions, mga kababayan, in sustainable development among others with the goal of economic reconstruction.
kailangang i-reconstruct yung ating ekonomiya kasi nagiba. Nagiba or giniba. Yun ang nangyari sa ating economy. And natutuwa din tayo kasi I think in the coming opening of classes, baka full face-to-face na po tayo. Doon lang sa surroundings ng mga eskwelahan po. Galing kami dyan sa Maynila eh. Yung nasa University Belt dyan, ang daming mga establishments na sarado. Yung kinakainan na namin, Jollibee. Sabi, asa na dito yung Jollibee? sarado na niya. Hindi tumagal eh. Diba? So, yun. Mga kababayan, ang gusto niyang unahin, economic reconstruction. Ano kaya mga dalawang ekonomista? Yay. Yung lahat ng pinagsabi ninyo, baseless. Balibasa, mga bias yung mga analysis ninyo. Lahat, propaganda, sinisira ninyo yung ating bansa. Pag-anya Marcos, wala niya. Maina yung trust ng mga businessmen, investors, wala ka niya. O ngayon, saan kayo pinulot? Paya kayo, no? You see? Ngayon, yung mga negosyante, nagpahayag na po ng strong support to the Marcos administration. Yung Chief Justice pala, yung magpapasumpa sa kanya, sa June 30, mga kababayan, at yung National Museum, yun ang magiging venue. That's a perfect, excellent venue, mga kababayan. Very historic venue. National Museum. Inaayos na po. The proposed budget under the NAP is accompanied by the President's budget message, which outlines the budget policy focus and priorities. Sabi po ni Pangandaman. According to the Constitution, this must be submitted to Congress within 30 days from the opening of the regular session. So, the House of Representatives will deliberate on the President's budget while the Senate will do the same. After that, the two houses of Congress will convene through a bicameral committee to reconcile the various versions of the budget bill before sending it to the President for approval. Yan po ang magiging, yun ang usual procedure po, mga kababayan. Pangandaman has previously said under her leadership, the Department of Budget and Management would focus on smart fiscal resource management, adding the government cannot afford to waste a single centavo on useless and idle initiatives. Yung pag-aaralan maigi kung ano yung pagkakagastusan, mga kababayan, ng ating budget for 2023. She also emphasized the importance of strategic expenditure in high-impact capital initiatives that have an economic ripple effect in order to provide additional stimulus. Doon ang focus ng paggastos, mga kababayan, ng pundo ng ating gobyerno. As the next budget secretary, I will push for reforms such as the use of latest technologies for monitoring the implementation of the projects and improving the transparency of the budget process and execution, sabi po niya. She stressed yung budget na makatao at ramdam ng tao, yun ang ating gagawin. Yung may impact. Diba? May impact sa pamumuhay ng mga tao, hindi yung may impact sa bulsa
ng mga nasa gobyerno. Di ba ganon? Yung pag no, nagbabudget na, oh, ito anya yung aking project ko naman ito kasi yung contractor ko anya na gumasto sa akin sa... Ay, secretary, nandiyan yung mga politiko, congressman, senador, isama mo to sa expenditure natin sa ano. Kasi paano yung mababawi ko yung million-million? Ginastos ko nung election sa pamimili ng boto. Walang ganon dito, mga kababayan. Wala. Di kayo niyan lulusot. Yan ang dahilan, mga kababayan. Gaya yung mga trapo, ayaw kay Bongbong Marcos. Yung mga dilawan na nasanay sa SOP. Hindi kasi nila mabula si Bongbong Marcos, hindi nila mapaikot. Kung si, dali-dali mapaikot nun, si nanay. Gustong-gusto nila mga tulad ni nanay. O ngayon, wala kayong magagawa. 31 million yung bumoto kay President BBM. Kahit inubos na ninyo yung kwarta sa pambayad sa advertisement. I-promote si nanay. Talo. Talo pa rin. Anyway, mga kababayan, yun man lang po. Baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid sa mga pulses in affected area. Mainam po sa mga paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, anti-aging Automax Revitalizing Serum. Sa mukha naman po, pinapahid twice a day. You will look 10 years younger than your age. At ito, ning sa Red Mix Fruit Drink. Sa mga cancer patients, mainam po ito. Gawa kasi siya, mga kababayan, sa goji berry. Ang goji berry, food supplement po ito, ha? Hindi man siya gamot. Ang goji berry po ay may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo po, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.